Muna yung mga kore, magpapalit tayo ng sprocket ng tricycle ko. Umpisa na natin. Bago umpisahan, bago magpalit ng sprocket, patanggalin muna natin yung gulong sa motor. Iba dalawa to? Ito lang yan, yung wala kaya tsaka yan. Mga kawaray, tatanggal muna natin yung gulong bago tayo magpalit ng sprocket. Nakakabit pa siya sa motor, mga kawaray, kaya tanggalin muna natin yung gulong. Kasi yung sprocket ko, kung makikita nyo, ano na eh, matulis na masyado. Ano yung gulong ko? Hindi na pagkarwas. So, ang hirap tanggalin ng ano, ng brake shoe. Ang hirap tanggalin ng brake shoe. Katagalan nga lang ito, mga kawaray. Medyo may katagalan. Kasi tayo magkisama yung ano, brake shoe itanggal. Nakuha lang ako ng tools na 14. Masyadong kapit-kapit yung ano, yung brake shoe.
trabaho. Lalabas yung gulong. Kung mababa ang ating pagkaka-stand, dapat lagyan natin ng kahoy. Sige, kakalaswan natin. Ayan na, mga kawaray. Tatanggalin na natin. Ayan. Mapapansin nyo yung mga kawaray, ayan na. Tingnan mo siya, ano na eh. Tabingi na. Pag ano na yung alon niya. Kailangan ko ng tools na 17. Yun. 17 ang kailangan. No? Parang alangalin sa 17. Parang 16. Malambot lang siya mga kawaray. Kala ko matigas eh. Medyo matigas yung iba. Medyo matigas. Tayo dito tapos tatanggal ng tornillo. May ano pa to siya, may lock. Hindi pa tayo tapos dito. Ito mga kawaray, itong lagayan ko ng sprocket. Yung loob nito hindi naguma, pinabakal namin ng mayari ng tricycle na itong lalabas ang mas maganda daw yung bisa sa yung guma. Kasi pansin ninyo mga kawaray, pinagamit yung motor yung L-bag sa may sprocket. Pag tinanggal mo yung sprocket, may ano yung guma, mas mabilis daw magpaluwag yun ng manilo. Kaya ito ginawa namin, binakal namin. Alam mo, problema pa tayo yung lock pa, kasi may ano pa to siya, yung lock. Problema nito yung pangtanggal ng lock. Wala tayong pangtanggal. Dapat nito ano, yung noose. Pansin nyo mga kawaray, ito yun, itong lock na to, napabilog ito. Yan ang kailangan tanggalin. Subukan natin kasi wala akong long nose. Gamitan na lang natin ang ibang paraan. Marami akong ano, matanggal lang pwede. Dapat nito lungnos eh. Kung mahirapan tayo.
talaga. Palitan na. Ito ang sinasabi ko sa inyo kanina, mga kawaray. Ayan, dati ano to siya, dating guma ang loob nito. Ngayon pinapalitan namin, binakal namin. Ayan, sulit na yan, bakal na yan ang loob nito. Gagawin natin, ibabalik na natin yung papalitan ko. Nilalagay ko rito, mga pinaglumaan lang to kasi wala pang pambili, pero ito ayos pa to. Kung nyo yung mapapansin, ito yung luma, ito yung papalit ko, tingnan nyo, para mas malaki pa nga. Hindi ko alam kung magtutugma to siya ngayon sa takbuhan, masyadong malaki tong isa na to eh. Ano to eh, walang hindi makita kung anong, kung anong size nito. Lang kasi siya, ay naku, 44 pala ito, pangalan si Batman. Tapos yung 14, hindi ko alam, pero obra to siguro. Mga puro lang pinapapalitan yan eh. Maliit dun sa unahan, hindi na natin papalitan, medyo maano pa naman, maayos eh. Ito ay gawa, ano ko lang ito, ginawan ko lang ito ng paraan kasi wala pang budget. Parang hindi talaga uuto siya eh. Tayo. Okay. Ayos na, hipitan na lang natin. Ang hirap pala hanapan ng sukat na itong tornillo na ito sa sprocket. Ang hirap hanapan ng sukat. Sukat niya 16. Sukat nito eh. Hindi umukro yung 17 eh. Maluwag. May ano ako, may katala.
babalik na natin yung lock. Ayun. Sasarpak na natin, 'di ba? Bilis lang eh. Mabilis lang. Kakalimutan ang ihi kasi yan unang sinasampak tapos ang ano nyo sa buha. Ako eh umarahi ako sa Robinson, may pinuntahan ako nung umarahi ako sa likuran ng Robinson, hindi na ako yung martilyo ko pati katala sa toolbox ko kasi toolbox ko walang ano, walang padla. Ito din yun yung tricycle na itong inaayos ko, ang gamit ko nun. Okay, then sa Robinson na pinatos pa rin. Ngayon yung ano naman natin, kakabit natin ngayon yung kadena. Hindi ko alam, baka maya sobrang haba ng kadena. Baka maya maputulan natin. Tinanggal ko na yung takip doon sa may maliit na bracket. Ayan. Tinanggal lang ko na ng takip yun. Ito yung kadena.
Chuk-chuk siya. Miss. Ang matulis na yung sprocket kong maliit ah. Putol tayo ng kadena kasi sobrang haba. Magputol tayo ng kadena kasi sobrang haba. Wala akong pantanggal ng kadena, mano-mano, pako. Wala ko yung gamit sa pamputol. Ayan, mano-mano lang eh. Huwag yung ganito eh. Ano lang yung concrete lang at saka martilyo. Pwede na ipang putol sa kadena. Pindutin ng mas maliit. O, oh, diba? Tapos na. Naputol na. Pag wala kayong mga pamputol, pwede na yung concrete lang. Martilyo. Unahin nyo sa pinaka ulo ng concrete, doon nyo itutok sa puputulan nyo yung ulo ng concrete. Ano, magkakabit na natin ha. Kabit. Subukan na natin kasi kanina sobrang haba kaya tumutulan. Kinulong. Nakapalpak pa. Pag ganyan mga kaoray, alam nyo kinapos, may adjustan tayo. Adjustan nyo. Para umabot yung kadena. Di ba may adjustan yung kabilaan? Buwasan nyo siya. Kasabay nyo itulak. Hilahin pa natin. Pero okay na. Babalik ka pa. Anong oras na babalik? Ito sila. Wala na kadina.
Adjust na naman natin uli. Matagin na naman uli natin po atras. Kanina pa, banting ngayon po atras. Ayan. Oh. Ipita natin yung kabilaan. Yung in-adjust natin kanina. Silipin nyo nga lang kung sentro na yung kadena dun sa sprocket. Bago nyo higpitan ng mahigpit. Kasi minsan pag hindi sentro sa kadena sa sprocket, ang takbo ng gulong parang nagwiwigil. Pero hindi mo mahalata yun kasi ikaw ang gumagamit na nakbukuan. Makakapansin lang nun yung nakakasunod sa'yo. Tsaka yung sa sprocket tsaka sa kadena, pag tabingi, pag hindi sunod sa align, hindi pantay yung pagkupas ng sprocket. Yung iba, pud-pud na, yung iba hindi. Ha? Ayos na, higpitan na lang natin. Ganun lang mga kawaray, sana may natutunan kayo sa aking ginawa na pagkabit ng sprocket. Huwag nyo lang kakalimutan mag-subscribe mga kawaray, mag-subscribe sa aking YouTube channel mga kawaray. At saka i-like nyo na rin yung mga video ko, tsaka comment. Ah, yun lang mga kawaray, salamat.